Inabot lang ng halos 15 oras na ibalik na ang imahe ng poong itim na Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Yan po ang pinakamabilis na traslasyon simula noong taong 2010. Marami rin ang tila nasabik sa muling pagbabalik ng prosesyon matapos ang 3 taon. Live mula sa Quiapo Church, may report si Katrina Son. Katrina? Iyan, Maki, bago nga mag alas 8 ng gabi na ibalik na sa Quiapo Church ang andas ng poong Nazareno. Ganap na 7:44 ng gabi matapos ang halos 15 oras ng prosesyon na ibalik na sa kanyang tahanan ang imahin ng mahal na poong itim na Nazareno. Hindi magkamayaw ang mga deboto sa pagsalubong sa imahin na sa unang pagkakataon ay inilagay sa glass enclosure na pawi raw ang pagod nila. Iyon nga lang, hindi lahat ng nag-abang ay nasilayan ang pagbabalik ng andas. Tulong-tulong ang mga debotong ito sa pagbuhat sa kasamahan nilang hinimatay. Bumula ang bibig, tirik ang mata at hirap na sa paghinga. Pagdating ng rescue team, agad isinakay sa stretcher ang lalaki at idiniretso sa ambulansya. Ang 7 taong gulang na batang ito naman, nalaslas ang kaliwang parte ng leeg at bahagi ng dibdib. Tumatalon daw kasi ito at pilit tumatawid sa mga barrier. Ang daming bata ngayon eh. Siguro nga po dahil yung nag-lock sa tayo sa pandemic. May ilan ding nasugatan at nahulog dahil sinubukang sumampas sa andas. Natakot po, tas ano na ako, lumayo muna po ako noon. Nagpalabas muna po ako, nagtaas po ako ng kamay. Ang lalaking ito naman, masakit ang dibdib at hirap sa paghinga. Naipit daw kasi siya sa pagitan ng andas at ng pader. Nakasalang po kami sa andas ngayon. Nung bali pag-abante po ng andas, bigla siyang gumilid. Pumaling po siya sa gilid. Ngayon, naipit po ako sa pinaka-poste. Pasado alas 6 na nga ng gabi ngayon at makapal na ang mga tao dito sa labas ng Plaza Miranda. Iwinawagayway na rin nila ang kanilang mga panyo. Ibig sabihin daw nito ay malapit na dito ang andas ng poon ng itim na Nazareno. Hanggang papalapit na po yung imahe si Nazareno, yung dagsa po ng tao, dumadami na rin po sa location. So, unti-unti na rin po dumadami yung dagsa ng pasyente sa amin. Bago pa makadaan ang andas sa May Quezon Boulevard, sunod-sunod na ang mga nahimatay. May ilan ding nagkamalay agad. Ngunit, may ilang kinailangang isugod sa ospital dahil hindi agad magising. May ilang nagpumilit na sila na mismo ang magdadala sa kanilang kamag-anak sa ospital at hindi nahihintayin ang ambulansya. Pia, sa mga Maki, sa mga oras naman na ito ay nagsiuwian na ang karamihan sa mga deboto na nandito kanina sa Quiapo at nagsisimula na ring maglinis dito sa mga basura nga na naiwan ng ilan sa mga deboto kanina, no. Mabilis yung nakikita nating paglilinis na ginagawa ngayon dito. May ilan pang mga deboto na nandito ngayon at nakikinig naman ng misa, Maki? Maraming salamat, Katrina Son. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.